Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong 14 na linggo ng karaniwang panahon ay atin pong ginugunita, ipinagdiriwang ang 7 taong anibersaryo ng pagkakatalaga ng atin pong dambana. Kaya nawa ay patuloy tayong gabayan at basbasan ng ating Panginoon sa atin pong pagparito, at patuloy din nawa tayong magpasalamat sa Diyos. Solidad clap para sa Panginoon. Kamusta po? Kamusta ang tulog? Ha? Tingnan nyo nga mukha ng mga katabi ninyo kung pagod yarn, haggard, ano ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang toxic. Nakakapagod maging toxic, no? Ngayon, sabi nga, no, ang pagdiriwang natin ay paggunita sa pagkakatalaga ng dambana. At alalahanin natin mabuti yung naging paglalakbay ng simpleng tahanang ito, simpleng dambanang ito. Na ang tanging layunin, kasi kung titingnan natin, no, mula noon hanggang ngayon naman, ang paligid natin nakakapagod. Kasi nagiging business establishment, walang pahinga yung mga tricycle, mga truck, mga sasakyan, paruot parini, magbababa, mag-aangkat, magtataas ng mga paninda, no, bilihan, babaan, parang nakakapagod, no? Kung kaya nagtalaga ng isang simbahan para nang sa ganun, merong makapagpahingahan ang mga tao. O pwede minsan, bakit naglagay dito? Eh, napaka-ingay dito. Exactly. Kasi kailangan ng tao na mapupuntahan kung sila ay pagod na. Tingnan niyo ilit yung katabi ninyo, pagod na ba? Iyon sana yung ano, no, magandang nawa nakikita natin o makita ng mga tao yung kahalagahan nitong dambanang ito, yung kahalagahan ng pagtungo natin sa dambanang ito.
Huwag sanang maging, kasi nagiging dahilan, no? Malayo pa yung ating lalakbayin. Hindi dapat kapaguran ang magsimba. Hindi dapat katamaran ang pagsisimba. Kasi iba sasabihin, ngayon na nga lang kami magpapahinga kasi Linggo. Yung mga kargador, yung mga nagtatrabaho, yung mga tracking natin, yung Lunes hanggang Sabado, nag-aangkat ng mga gulay, ng mga paninda dito sa Divisoria. Ito na nga lang yung pahinga. Pupunta pa ako ng simbahan. Eh, mapapaisip ka, nakakapagod ba sa simbahan? Pa pwedeng nakakapagod yung mga kasama mo sa simbahan? Kasi makita mo palang pagod ka na. Kasi nga, iba yung ora, iba yung dating, iba yung dala. Pero malinaw sa ipinahayag ng mga pagbasa ngayon na ang tanging layunin, no, isa sa mga layunin kung bakit mayroon tayong simbahan ay para tayo makapagpahinga. Sabihin niyo nga po, pahinga. Di ba pag siya pahinga, pa-hinga, pahinging-hininga. Sige nga, hingahan nyo nga yung katabi ninyo. Pahinga, kaya nga rest, hinga. Ang kailangan natin, hininga ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng dambanang ito eh. Kasi dito natin tinatanggap, dito natin patuloy na nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa atin na patuloy niya tayong binibigyan ng pahinga. Hindi nga lang natin madalas nakikita yon o tinitingnan kasi nga sa iba natin hinahanap na kapag pagod na, kailangan ko ng pahinga. Deserve ko ang pahinga. Kaya minsan kahit yung mga server, no, nagpapahinga sa pagsiserve kasi pagod sa kanilang mga trabaho. Mas pag-renewal, magre-renew. Di ba, nire-renew natin, hindi lang yung pagsiserve, nire-renew natin yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nagre-renew. Kasi mauubos yung energy mo mula Lunes hanggang kahapon, so kailangan mo mag-recharge. Saan ka ba napagod kasi? Napagod kayo sa paglalaba, sa pagluluto, sa pagti-TikTok. Sa social media, napagod kayo doon. Sa pag-aasikaso ng bahay, sa pagtatrabaho, napagod kayo doon. Sa pakikipag-away, napagod din kayo. So magpahinga ka. Sa pag-iisip ng mga problema, napagod ka. Kaya nga sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Malinaw naman, di ba? Pagpapahingahin ko. Hindi sinabing, aalisin ko ang problema ninyo. Hindi ko sinabing, aalisin ko ang mga gawain bahay. Hindi ko sinabing, aalisin ko ang mga anak mo o kaya ang asawa mo na kinapapaguran mo na. Ang sinabi lang, pagpapahingin kita kasi kailangan mo rin talaga ng pahinga. At matuto kayo sa, sabi niya, di ba? At matuto kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Magpapahinga tayo sa paraan ni Jesus. Para matuto,
ano bang gagawin? Bakit ganito? Kasi panang, di ba, rutinary naman. O bukas, Lunes, ganito naman ang gagawin mo. Ginawa mo ito last week, ganito din yung gagawin mo. Pero kung nakinig tayo sa Diyos, dun sa panawagan niyang magpahinga, at tinanggap natin yung mga turo niya, may panibago tayong pananaw sa pagtingin natin ng mga responsibilidad sa mga susunod na ulit na araw. Minsan lahat po ng titingnan natin, lahat ng mga naipon nating toxic sa buong linggo, dito, dalhin mo dito, aalisin ni Jesus. Pero huwag kang mag-ipon ng toxic mula dito, tapos dadalhin mo sa bahay, dadalhin mo sa trabaho. Hindi ganun ang intention nito. Kundi lahat ng naipon mo, ialay mo sa Diyos. Para pagdating kinabukasan, parang iba yung aura mo ngayon ah. Parang, anong mayroon? Saan ka nagbakasyon? Saan ka nagpahinga nung weekend? Kasi kahit yung sinasabi ninyong, sinasabi natin, magbabakasyon ka, mag-out of town, staycation, magboborakay ka, magbi-beach ka, hindi ka naman nakakapagpahinga. Pagbalik mo nga, gusto mo mag-live pa eh, kasi pagod ka eh. Diba? Pagod ka sa island hopping, napagod ka sa party, lahat yan. Hindi ka talaga nagpahinga. Kasi tanging dito, ito yung araw na itinalaga para sa atin para magpahinga. Wag mong i-deprive ang sarili mo ng pahinga. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang magpahinga. Bawal nga ang hindi nagpapahinga. Sabihin niyo nga alit sa katabi ninyo, magpahinga ka naman. Pero wala, nasa sa iyo. Kung papagurin mo, magkakasakit ka talaga. Kasi ang naniniwala ako, no, sa pahayag sa unang pagbasa sa propeta ni Zacarias, kapayapaan ang ibinibigay ni Jesus. Kapayapaan ng isip. Kapanatagan. Kung tatanggapin natin. Sa pahayag sa ikalawang pagbasa, ito yung gawain ng laman. Na nakakalimutan natin, kunin natin ang gawain pang-espiritual. Hindi nawawala yung espiritual, puro gawaing makalaman, makamundo. Nasa sa atin naman talaga yung decision. Pero ito yung sana, no? Pagtulong-tulungan natin, no? Na patuloy nawang maging mukha ang ating dambana ng kapahingahan. Kaya bawat isa sa atin na mga nagsisimba, mga pumupunta dito, ay meron pa rin responsibilidad na dalhin ang ating grasya, yung biyaya na natatanggap natin dito. Alam mo, yung pahinga ay isang grasya ng Diyos yan. Makita mo na wa yan. No? Biyaya yan ng Diyos. Pero kailangan natin itong dalhin sa kung saan man tayo pumupunta. Kung saan man tayo gumaganap ng atin pong mga responsibilidad. Sabihin nyo nga po, salamat Diyos sa pahinga. Huwag lang lagi doon sa mga material na bagay. Kundi itong pagparito mo dito, ipinagpapasalamat ka rin ni Jesus na naririto ka. Sa umpisa, no? Pinasasalamatan kita, Ama. Kasi nandito tayo eh. Nandito ka. Kasi nakita mo, at sana, no?
Hindi lang dahil meron kayong gagawin na maglalagay kandila, bulaklak, magsiserve, kundi nandito ka dahil ginusto ni Jesus at nagpapasalamat siya na naririto ka. At matanggap mo nawa sa pagdiriwang na ito ang grasya ng pahinga. Amen?